Nagulat ang mga mamamayan ng Vermont nang ang isang gas station boy at janitor sa kanilang dako ay naging milyonaryo. Katunayan, bago siya mamahinga ay naitala na ang kanyang yaman ay umabot sa $8 million o nasa mahigit 440 million pesos. Ano nga kaya ang nangyari na nagpabago sa takbo ng buhay ng isang janitor? At bakit hinahangaan siya ng mga residente sa kanilang dako? Sabay-sabay ninyong alamin dito lang sa ating talakayan na kung ikaw ay may karanungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. Simulan na natin. Ipinanganak bilang Ronald James Reed ang ating bida noong October taong 1921 sa Dummerston, Vermont, United States. Nakilala siya bilang isang philanthropist o yaong mga taong gumugugol ng oras, panahon, lakas, at naglalabas ng napakalalaking halaga ng pera bilang donasyon upang itaguyod ang public services sa ikagaganda ng mundo. Sa madaling sabi, mga kaibigan, itong si Ronald Reed ay mayamang tao at mayroong tinatangkilik sa buhay na ito. Pero para sa inyong kaalaman, bago dumating sa ganyang estado ang ating bida, ay hindi mapapasinungalingan na dumaan din siya sa matinding pagsubok ng buhay. Isinilang si Ronald Reed sa maliit na tahanan. Patotoo ito na sa murang edad ay namulat na siya sa kahirapan ng buhay. Nang siya naman ay pumapasok na sa eskwelahan, ay kinakailangan niyang maglakad sa layong 6.4 kilometers bago marating ang kanyang paaralang pinapasukan na nasa Brattleboro, Vermont. Taong 1940 nang makapagtapos siya ng high school. Samantalang, nang sumiklab naman ang ikalawang digmaang pandaigdig, na enlist ang ating bida sa United States Army. Siya ay nadestino sa North Africa, Italy, at North Pacific Theater. Buwan ng Disyembre taong 1945, matagumpay na natapos ni Ronald ang kanyang destino at muli ay bumalik siya sa Brattleboro. Doon nagtrabaho naman siya sa Havilland Service Station bilang gasoline station boy at janitor sa loob ng halos 25 taon. Di nagtagal, sa tulong ng kanyang kapatid na lalaki, nabili nila Ronald ang gasolinahan kung saan siya ay nagtatrabaho. Pinakinabangan nila ito at kalaunay ibinenta din noong 1979. Pagkatapos noon, mga kaibigan, hindi nasapatan si Ronald sa pera na kanyang naipon mula sa pagtatrabaho at sa pinagkakitaan nilang gasolinahan. Muli siyang namasukan bilang part-timer sa JCPenney at nagsilbi doon sa loob ng halos 18 taon hanggang sa taong 1997. Mula sa perang naipon ni Ronald Reed sa loob ng mahabang panahon, ininvest niya ito sa iba't ibang kumpanya. Mga kumpanya na totoong naglalakihan at kilala na sa ating panahon ngayon, gaya halimbawa ng JP Morgan Chase, Procter & Gamble, General Electric, AT&T, Bank of America, Johnson & Johnson, at marami pang iba. Sa paglipas ng panahon, lumago ng lumago ang halaga ng pera na ininvest ng ating bida sa mga kumpanyang ito. Bawat taon ay inadaragdagan ang interes na kanyang natatanggap. Ngunit, imbis na kunin at iwaldas ni Reed ang mga kinikita niya sa investment, ay muli niyang ine-invest sa iba pang kumpanya ang mga pera niyang ito. Hanggang sa dumating ang punto na nasa mahigit 95 stocks na ang pag-aari ni Reed na nasa iba't ibang industriya gaya ng healthcare, telecommunications, public utilities, banks, rail transport at consumer goods. June 2, 2014, sa edad na 92, si Ronald Reed ay namahinga. Ngunit, nag-iwan siya ng pambihirang gawa at serbisyo sa kanyang pamayanan. Umabot kasi sa mahigit $8 million o mahigit 440 million pesos ang yaman ng ating bida. At bago siya mamahinga, nag-donate siya ng halagang $4.8 million sa Brattleboro Memorial Hospital, $1.2 million naman sa Brooks Memorial Library, at nagbigay ng $2 million para sa kanyang mga stepchildren, mga tagapaglingkod at mga kaibigan. Lahat ng yan, mga kaibigan, tiniyak ng ating bida na matatanggap ng mga kinauukulan ang mga naglalakihang halaga ng perang iyon. Kaya naman ang tuluyan ng namahinga si Ronald Reed ay umugong ang kanyang pangalan, lalong-lalo na ang kanyang gawang pagtulong sa kanyang kapwa-tao. Na-feature din siya sa iba't ibang magazine at pahayagan dahil dito at totoong kinikilala ng mga mamamayan ng Vermont, maging ng mga kapwa niya philanthropist, ang pagmamalasakit na ito
ni Ronald Reed. Tanong kaibigan, sakaling ikaw ang may ganitong yaman, sa anong paraan mo ito itutulong sa ating bansa? Kung magbibigay ka ng donasyon, saang larangan ang ipaprioridad mo?